Magandang araw po sa aking mga kapwa guro. Ako po si Cara David. Mahigit 2 dekada na po akong mamamahayag para sa telebisyon at 3 taon na akong nagtuturo ng journalism sa Universidad ng Pilipinas. Ang lesson natin para sa araw na ito ay TV reporting or TV writing. Akala ng maraming tao, yung pag-uulat sa telebisyon, kailangan maganda yung bigkas mo ng mga salita. Akala nila pagandahan ito ng diction, pagandahan ng tindig, pagandahan ng mukha. Hindi po totoo yan. Akala rin ng maraming tao, ang pagsusulat sa telebisyon ay pahabaan ng mga sentences, pagandahan ng mga talinhaga, yung mga malalalim na meron pang mga rhyming sa dulo. Nako, mga kapuso, hindi rin po yan ang sukatan ng magandang TV script. Meron po akong ibabahagi sa inyo na 3 tips na sana po may matutunan kayo. Lesson number 1, video is king. Pag magsusulat ka ng script para sa telebisyon, lagi mong tatandaan na mas importante ang napapanood kesa sa naririnig. Kaya nga tayo nasa TV, di ba? Mas importante ang video kesa sa mga salita. Halimbawa, kung kunyari magtuturo ka ng science, imbis na mag-enumerate ka ng sobrang daming mga scientific concepts and terms, magpakita ka na lang ng actual experiment para mas madaling maintindihan ng iyong audience. Aanhin mo yung mga mahahabang, highfalutin words na mga matatalinhaga kung pangit naman yung video na iyong ipapakita. Aba, eh kung ganun lang din, magsulat ka na lang ng libro, huwag ka na mag-TV. Lesson number 2, one sentence, one idea. Tandaan ninyo na ang audience ninyo ay hindi nagbabasa, kundi nakikinig at nanonood. Diba, pag nagbabasa tayo ng libro, pag hindi natin naintindihan yung isang sentence, pwede natin siyang balik-balikan at ulit-ulitin basahin hanggang maintindihan natin. Ganun sa libro, ganun sa print. Pero sa TV, iba. Pag nasabi na ng anchor, tapos na, hindi na pwedeng ulitin. Kaya naman, always make your sentences very, very clear and easy to understand. Kasi one shot deal lang yan, hindi na nila pwedeng ulitin pa. Iwasan ninyo yung mga mahahabang pangungusap, yung mga maraming mga colon, semicolon, mahabang dash, yung mga dot, 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 yung ellipsis, yung mga ganyan, kasi hindi naman yan napapanood sa telebisyon. Try to make your sentences really short and easy to understand. Kung marami kayong gustong sabihin, huwag mong gawin yung mahabang sentence. Hatiin mo siya into bite-sized pieces. One sentence, one idea. Meron akong halimbawa. Halimbawa, kunyari, gusto mong sabihin itong sentence na to. Si Cara na isang guro at matagal nang mamamahayag ay nagbigay ng lecture sa mga guro na galing sa DepEd na siyang nangangasiwa ng edukasyon sa Pilipinas. One sentence. Ang haba niya, ang dami niyang kama, nakakalito siya, tapos mapapagod pa yung reporter sa pagbabasa. This is my suggestion. Write it this way. Nagbigay ng lecture para sa mga guro si Cara. One sentence. Matagal nang mamamahayag si Cara, pero ngayon ay isa na siyang guro. Sentence number 2. Ang mga guro na kanyang tinuruan ay nagmula sa DepEd. Third sentence and your last sentence, DepEd ang nangangasiwa ng edukasyon sa Pilipinas. Mas simple, di ba? One sentence, one idea. And finally, lesson number 3, write an outline. Magsulat po kayo ng outline. Ang pagsusulat para sa telebisyon ay hindi pahabaan ng salita at hindi pagandahan ng mga pangungusap. Pagandahan ito ng video at pagandahan ng storytelling structure. Paano nyo gagawin yan? Mag-outline kayo. Organize your thoughts. Isipin nyo muna ano ba yung gusto ninyong sabihin. Tapos, ilista nyo siya isa-isa at i-arrange nyo siya in a logical way. Iwasan po yung mga paligoy-ligoy, iwasan yung patalon-talon, just go straight to the point. And that's it. Sana po may mga natutunan po kayo sa akin, mga mahal kong guro. Muli, ako po si Cara David, manunulat, mamamahayag,
kapuso at kapwa guro. Good luck!